Bago ko sabihin ang walong bagay na nagbibigay ng stress sa iyong pusa, mainam pong maintindihan muna natin kung bakit prone ang mga pusa sa stress. Ang mga pusa kasi ay napaka-reactive dahil sa pagiging predator at prey nila at the same time. Kapag nakaramdam ng threat ang isang pusa dahil sa isang bagay o pangyayari, natural ito na nagtitrigger sa paglabas ng kanilang stress hormone cortisol bilang parte ng kanilang short-term stress response. Ito ay tinatawag na fight or flight response. Ang stress at anxiety nila kapag hindi nalunasan agad at lalong tumagal na ganun sila, maaaring magdulot ito ng health issues na delikado para sa kanila. Kittenhood. Ang mga bagong bagay sa paningin ng isang kuting ay very stressful. Sa first 8 weeks ng kanyang buhay, kailangan niyong malaman at masanay sa mga bagong bagay at socialization na maaaring magdulot sa kanya ng stress. Unexpected people. Para sa mga pusa, ang biglang pagbabago ng kanilang environment ay stressful din. Kapag may bagong dating na bisita o bagong miyembro ng inyong pamilya sa inyong bahay ay minsan hindi na maganda ang epekto nito sa inyong mga pusa. New smells. Ang amoy ng inyong paboritong scented candles, lemon-scented na panglinis at bagong labang mga damit ay ilan lang sa mga amoy na ayaw ng mga pusa. Dahil sa napaka-powerful ng sense of smell nila, ang mga offensive odor gaya ng mga nabanggit ay hindi ligtas sa kanilang mga ilong at nagkakapag-trigger ng stress. Mainam na gumamit na lang ng mga non-scented na detergents o kaya siguraduhin well-ventilated ang inyong bahay upang hindi makulubang amoy sa loob habang kayo ay nalilinis. Mirrors. Gaya ng mga aso, ang mga pusa din ay walang self-awareness. Ibig sabihin, kapag tumingin sila sa salamin, makakakita sila ng isa pang pusa na nakatingin din sa kanila. At aakalain nilang ang pusang nakatingin sa kanila ay ini-invade ang kanilang territory. Conflicts between cats. Sa unang tingin ay maaaring ang akala lang natin ay naglalaro ang mga ito, pero ang inter-cat conflicts ay isang common na problema ng mga cat owners, lalo na kung ang kanilang mga gamit ay ginagamit ng ibang pusa. Somebody's watching. Isa pang stressful sa kanila ay kapag merong palaging nakatingin at nakamasid sa kanila gaya halimbawa kapag iihi o dudumi sila. Hindi nila gusto at hindi nila magawa ng maayos ang gusto nilang gawin kapag pakiramdam nila ay may nakatingin at nag-aabang sa kilos nila. Change in your work life. Kapag mayroong pagbabago sa iyong trabaho gaya na lang ng pagbabago sa iyong schedule o nagbago ka ng shift o mas late ka na umuwi more than usual. Too much attention. Unfortunately, ang mga pet parents ay isa sa mga source of stress ng mga pusa. Ito ay marahil dahil sa pagiging overly affectionate nila. Madalas kasi gusto ng mga pet owners ay yakapin at squeeze ng mahigpit ang kanilang mga alagang pusa kahit minsan ang gusto lang naman ng kanilang mga pusa ay ang occasional ear scratch. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong upload na videos tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. See you po on the next videos. Bye!